So mga ilang araw po ito na inaasahan natin na kasi nagkaroon din po ng mga report na nagkukulang, nag-zero supply po sa ilang mga syudad, sa ilang mga lokal na pamahalaan. Gaano katagal po ito? At maganda nga rin po no, kasi nagbabakuna na po ngayon ng A4, so dumarami na rin talaga yung kailangang suplayan ng mga mamamayan. Yung ating supply ay hanggang 2 weeks, kasi depende yan sa gaano kabilis magbakuna yung ating mga local government unit. Pero alam naman natin, limitado yung supply. Nawalan ng first dose ang ibang LGU, pero meron ng directive yung ating vaccine SAR na pwede nang gamitin yung sa Sinovac ang kanilang second dose pang first dose. Basta naka-ensure na in the next 2 weeks, meron silang second dose. Kasi regular na ang ating magiging supply ng Sinovac. So, sa June 17 and end of June, we will expect another 2 million. Tapos regular na hanggang October, we are expecting about 20.5 million doses ng Sinovac. Yung ating Pfizer po ay donated ng COVAX. This is the vaccine facility ng WHO, CEPI at saka Gavi. Ah, so yung mga naka-imbak po dun sa Sinovac, yung mga naka-imbak, naka-reserva para po sa second dose, gagamitin. Sigurado po na may dadating na kapalit dun. Ganun po ba yun? Tama, Sir Adrian. In the next month, starting June, July, August, September, October, we will be expecting a regular 4 to 5 million every month. So ipaparoll na lang natin. Ang nangyayari kasi dati, nung kukunti yung ating supply, limited yung ating supply, nag-reserve tayo ng tang second dose. So ang second dose binibigay after 1 month. So may inventory sila na more than 1 month. Ngayon na regular na ang supply ng Sinovac, every week or every 2 weeks merong arrival, pwede na nilang gamitin part of their second dose sa first dose. Para nagro-rolling, hindi nag-iipon ang kanilang mga second doses, Adrian. Okay, Pia? Yes, Yusek, may panawagan ng League of Provinces na dagdagan naman daw po yung allocation ng mga bakuna outside NCR Plus. So itong nangyayari, Yusek, na pagtaas ng kaso, for example, sa Davao City, Western Visayas, magbabago ba nito yung allocation natin ng mga bakuna? Meron kasing estratehiya yung ating vaccine SAR, yung tinatawag nating focus and expand. Habang nakafocus tayo sa NCR, kasi alam din naman natin ng mga ibang lugar ng NCR tumataas ng kaso, yung NCR plus 8 kasama na yan ang Davao and Cebu, so natutugunan na yung pagtaas ng kaso. Sa ibang mga probinsya, tinitingnan natin yung mga tumataas ng kaso at nagdadagdag tayo ng allocation nila. The government is trying very hard to have more vaccines. Alam naman natin, limited ang supply, but we are able to address the pressing needs kasama ng ating mga regional offices at saka yung ating mga lokal na pamahalaan para mag-reallocate kung saan mas mataas yung mga kaso. So speaking of reallocation, USEX, ang mga lugar yung dinagdagan natin ng mga bakuna? Region 6, dati nang mataas actually, mas mataas pa ang nakukuha ng Region 6 kesa sa Davao City. So ang gagawin Davao Region, ang gagawin na lang ay mag-reallocate yung supply nila. Pero nagdagdag pa tayo ng additional sa piling lugar, kagaya ng Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod, meron din mga areas sa Cotabato, sa Zamboanga, Palawan, Puerto Princesa, Oriental, parts of Oriental Mindoro. Dati na ho tayong nagbibigay ng additional allocations sa Cagayan kasi tumataas yung cases nila. Butuan, Jensan, Cagayan de Oro. Ito yung mga nakikitang tumataas. So nagbibigay tayo ng extra allocation para sa kanila. Pero linawin natin, Yusek, itong mga lugar na to, hanggang A3 pa lang yung pagbabakuna o mag-i-start na rin sila ng A4? Hanggang A3 lang. Phase yung ating pagbigay ng A4.
Yung unang phase ay NCR plus 8. Tapos yung sa ibang parte ng ating bansa ay hanggang A2, A3 lamang. Pero halos nag-overlap kasi marami naman sa A4 kasama sa A3. Yung mga hindi nakakaalam na meron silang mga sakit. Alam naman natin sa mga matataas ang blood pressure. About 9% of the population do not know that they have increased blood pressure. So, hindi pa pwedeng A4 sa ibang panig ng bansa outside of the NCR plus 8 kasi nga limitado ang supply. But it is also the call of the, anong tawag dyan, mga lokal na pamahalaan, yung tinatawag nating quick substitution list. Kunwari may nakapila na o kaya may bakunahan, tapos may mga 2, 3, 10 doses na available, preferably A1, A2, A3. Kung wala naman, pwede nang magbakuna ng A4 sa quick substitution list. Yusek, meron po bang parang formula yan? Paano po ba yung pag-a-allocate natin? Depende kung ilan yung hiningi ni Mayor, depende po ba yan dun sa aktibong kaso ng COVID? Ano po yung mga isinasaalang-alang na factors para bigyan ang isang LGU? Several factors. Nauna nating kinonsider yung tinatawag nating sectoral prioritization. So nung very, very limited ang supply, talagang ang una nating binakunahan ay yung ating mga A1, yung ating mga health workers. So all over the Philippines, nag-master list sila. Lahat ng na-master list, halos nabigyan lahat. Yung mga lang na-defer o umayaw. So we had a total of 1.6 million. Nabigyan yan buong bansa. We have already reached about 80% of this A1. Pagkatapos yung senior citizen, sila ang mga most vulnerable, most at risk. Tapos yung ating A3, depende sa number. Although as of now, because of limited supply, hindi tayo magbibigyan ng kumpleto yung A2, A3. Pangalawang basehan po, yung tinatawag natin geographic. Alam naman natin na nag-search dito sa Metro Manila, tapos NCR plus 8 nung nag-bubble, pati yung mga eksperto nagrekomenda na bigyan natin ng mas maraming bakuna dito sa NCR plus 8. At nakikita na natin yan, di ba, bumababa na yung ating mga kaso. This is one of the factors that help reduce. Pangatlo, yung tinatawag nating geographic tapos aside from the cases, population, tapos yung mga mga special cases, nagbibigay tayo ng bakuna. It's not while the in many cases it's population based, no? The regional offices determine sino ba ang mas nangangailangan, sino ba ang may surge ng cases. Although meron ding kinoconsider kung maliit lang yung area at halos na bakunahan na lahat o kukunti yung kailangan bakunahan, pwede rin magbigay yung ating mga regional offices. So maraming basihan at hindi lang po yung ating populasyon. Oo nga, kasi for sure, Yusek, marami rin yung mga mayor na nagmamarakul yun. No? Talagang binabalanse nyo yan, yung kanilang mga pangangailangan at hiling sa inyo. Tama ka, Sir Adrian. As much as possible, ayaw nating masiro, no? Even BARM is also given an allocation. So mahirap talagang ibalanse yan. Gusto natin hanggat maaari, bigyan lahat. Pero pag dinivide mo na, di ba, yung 1 million na dumating, 17 regions yan, hirap na hirap talaga tayong mag-adjust. But in the next few months, with also the private sector procurement that is coming, maasahan natin na mas marami pa hong marireach na areas at mabibigyan ng mga bakuna. Pahabol ko lang, Yusek, so nabanggit nyo nga po ang asahan din nating susunod, yung mga binili ng private sector. Yung mga binili rin po ng national government, meron din po ba tayong asahan o puro Sinovac na lang din muna? O yun yung binili ng ang national government, yung Sinovac. Pero may iba rin po bang brand na asahan tayo na binili? Oo, meron tayong Moderna na binili. May dadating na Moderna June 21, about 150,000 doses of Moderna. Titingnan natin kung makakasabay na yung 50,000 ng private sector.
Meron kasi tayong dating ninegotiate ng ating vaccine star, yung Covovax, Novavax yung galing sa India, pero alam naman natin naghigpit ang India, so biglang hindi na ibigay yung ating mga request. Meron din tayong bibilhing Pfizer, but this will come later. It is at a reduced cost. Yung Pfizer na nakukuha natin ngayon, donation ng Covax, but we will also have, we were given privilege to buy Pfizer also at a lower cost to the Covax facility. So, and then Sinovac, tuloy-tuloy yan. Okay. Sputnik. Sputnik pala ito. Yung Gamaleya, binili din natin yan. So, Sputnik B, binili natin yan. Okay. So, with this po, pwede nang tumodo sa capacity nila yung mga local government, kasi medyo ang nangyayari rin po ay parang ini-stretch nila, hinay-hinay, hindi talaga minamaximize yung capacity na magpakuna, lalo na maraming vaccination centers. So pwede po ba na mas tumodo na ngayon yung mga local governments at talagang pakuna na? Tingnan nila yung kanilang supply. Ang ating recommendation, if we can concentrate yung mga densely populated area kung saan may mga economic activity, para doon muna ibuhos yung mas maraming supply. So, kailangan pa rin magbalanse, magplano, kung ano na yung pwedeng ilarga. Pero sa ngayon, ang Sinovac ang siguradong every month meron tayo. So pwede na nilang ilarga at planuhin yung kanilang mga stocks ng Sinovac. Okay. Isa na lang, Adrian. Kasi limitado yung supply natin. Alam natin yan, Yusek. Pero posible ba this month, Yusek, magsimula yung A5 natin, yung pagbabakuna ng indigent population? Yes. Thank you, Nislia, for bringing that up. Ang indigent population, yung the poor, no? Kasi actually, ang indigent lang sa senior citizen, pero we call them the, ang regular label niyan ay poor. Ang Pfizer, yung mga Covax, ano tawag dyan, facility donated, dito sa NCR plus 8, pwede nang iturok sa A5. So, hindi pwede kasi sa A4. Ang pwede lang ibigay sa A4, yung mga binili ng national, local, at saka private sector. Yung mga donation ng Covax, A1, A2, A3, and A5. Thank you for bringing that up, Espia. Mm-hmm. Oh, indigent population. Sorry, Yusek. Sabi ko indigenous. Pero ito yung you're referring, Yusek, dun sa 2.2 million na Pfizer na dumating. Tama ba? Yes. Pwede na rin, pwede nang gamitin yan sa poor population, A5. Sa mga merong Pfizer in the NCR plus 8 area muna. Okay. Okay. Yun. Maraming salamat po, Yusek. Maraming salamat. Good morning. Good morning po. Yan po si Yusek Mirna Kabotahe ng National Vaccination Operations Center. Samantala, iniutos po ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang pagrepaso sa mga kasong isinampa laban sa negosyanteng nagbunyag ng vaccination slot for sale modus. Sinabi ni Eliazar na dapat musisiin kung may basehan ang kasong estafa, paglabag sa Anti-Red Tape Law at Cybercrime Prevention Act na isinampa laban kay Nina Dizon Cabrera. Mananagot anya ang sinumang mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan. Kung meron malapses dyan, dapat natin itama. Hindi ko sinasabi na may pagkakamali yan, pero kung meron man, sa atin, mas maganda na itama natin habang maliit pa yan. Ako'y nagpaparating ng aking statement po kay Miss Nina Dizon Cabrera na yung po kanilang mga hinaing ay nakakarating naman sa akin at gagawin natin ng appropriate action. Nauna nang umalma si Cabrera sa kaso, lalo't siya ang nagsiwalat ng modus. Inamin din ng tagapagsalita ng PNP na hindi kinuha ang panig ng negosyante at pinagbasehan lang ang kanyang social media accounts. Isinailalim po sa restrictive custody ang 7 pulis na isinasangkot sa pagpatay kay Calvario City Mayor Ronald Aquino. Nangako rin